Kabitia ng Department of Agriculture, sapat ang supply ng isda sa bansa ngayong huling bahagi ng taon. Ang problema, ang sabi ng mga may-ari ng palaisdaan, nararamdaman na ang pagtaas ng presyo ng bangus at iba pang mga isdang kanilang hinahango dahil sa pagtaas ng presyo ng feeds. Problema naman ng mga mangingisda ang gasto sa pagpapalaot sa dagat dahil sa big time na pagtaas ng presyo ng diesel. Nakatutok si Bernadette Ray. 160 pesos ang kada kilo ng bangus nang pumasok ang Agosto, pero kanina 180 pesos na ang karaniwang presyo sa ilang pamilyan sa Metro Manila ayon sa Department of Agriculture. Sabi ng Malalag Bay Fish Cage Operators and Fisher Folks Association, tumaas ang production cost dahil sa mas mataas na presyo ng feeds. Umaabot na sa mahigit 1,000 pesos kada bag mula sa 720 pesos lang noong nakaraang taon. Kulang rin daw ang supply ng fry o binhi. Nag-i-import pa raw nito mula sa Indonesia. Ang dami pong bakante dun sa fish cage na hindi nalalagyan ng isda kasi kulang ang fry. Ang tinaas ng production cost namin nasa 20% kasi umakyat yung presyo ng fish. Sabi ng Philippine Association of Fish Producers Incorporated, hamon ngayon ang supply ng sangkap sa feeds tulad ng wheat at soybean meal dahil sa gulo sa Russia at Ukraine. Dahil daw sa mas mababang kalidad ng mga feeds, mas marami ang kailangang ipakain ngayon sa isda para lumaki. Sa taya ng grupo, 14 pesos per kilo ang itinaas ng production cost. Pwedeng hindi na tama yung component ng feeds natin because of nga yung mga affected o yung pagpasok ng mga raw materials dito sa atin. Dati, nakukuha lang namin ng 1.2 to 1.5 ang feed conversion po dito. Ano? Ibig sabihin, 1.2 kilos of feeds na ipapakain namin, nag-harvest tayo ng 1 kilo na isda. Ito po ngayon, tumaas eh. 1.8 po ang FCR natin from 1.8 to 2.0. Kaya medyo tumaas. Ang tilapia, wala pang pagalaw sa presyo mula nang pumasok ang Agosto. Pero ayon sa grupong Tugon Kabuhayan, maaaring tumaas na rin daw dahil gumagamit rin ito ng feeds. Mas kakaunti rin daw ang produksyon ngayon. Feeling ko maramdaman yung pagtaas ng tilapia baka next week kasi from 78 sa farm gate prices, 90 na eh. No, so obviously that additional cost will have to pass on to the consumer. Sabi ng Department of Agriculture, stable naman ang presyo ng mga captured fish o mga huling mula sa dagat tulad ng galunggo. Ang alumahan nga halimbawa, bumaba pa ng 40 pesos kada kilo. Pero ngayon nagtaas ng 6 na piso kada litro ang diesel, posibleng maapektuhan na ang presyuhan. The fuel prices is really affecting them eh. Kasi siguro mga 30 to 40% of the cost to produce ng captured fisheries is fuel. Fuel. It's the biggest, single biggest cost in producing fish pagdating sa captured fisheries. Sa Zamboanga City, hindi raw nakakalayo ang mga mangingisda sa mahal ng krudo at gasolina ayon sa Zamboanga City Fish Broker Association. Kaya sa public market sa lungsod, Tamban, Matambaka, Yellowfin at Tulingan lang ang mga isdang naibibenta. Tumaas din daw ng nasa 30 hanggang 50 pesos ang presyo ng mga ito. Sa Samal Public Market naman sa Bataan, mula 200 pesos kada kilo, tumaas sa 240 pesos ang galunggo. Sa Pretil Market sa Maynila, mataas na presyo ng gasolina rin daw ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng dried fish tulad ng toyo at daing. Dagdag pa riyan ang mas mataas na presyo ng asin. Pag maulan, kulang sa patbilad sa probinsya and apektado ng presyo ng pagtaas ng gasolina at sa shipment nila. Sa tala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bahagyang kinulang ang supply ng isda sa unang 6 na buwan ng taon. Pero simula Hulyo hanggang matapos ang kasalukuyang taon, sasapat naman daw ang supply sa kabila ng bahagyang mas mataas na demand. Sa briefing kanina ng House Committee on Food and Agriculture, sinabi ng BFAR na sapat naman ang isda sa mga pamilihan. I'm just wondering whether or not the fish in the market is sufficient as of the moment. Based on our supply and demand outlook for third and fourth quarter, we will have enough supply. Marami naman pong production na sa ibang lugar eh. Hindi lang nadadala doon sa mga nangangailangan o nagkukulang. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.